Rinding-rinding na sila sa Indo, hindi na kayo natuto na kung saan bakit nga ba hindi malaos-laos ang mga katagang ito na nagmula kay Wise na hanggang ngayon sa tuwing tinatalo ang kanilang mga kupunan ay gamit na gamit pa rin ito ng marami. Pero ating balikan kung ano nga ba ang origin nitong mga katagang ito ni Wise at bakit niya sinabi ito noong mga panahon na yon at bakit para sa mga Indo ito ay pang-disrespect sa oras na sinasabi ng isang tao sa kanila na kagaya nga ng ibinabato nila ngayon kay midnight. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ako, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisahan na yan. Tara! Unang-una, pag-usapan muna natin yung patungkol rito sa tila pagkakamali ng JessML Facebook page na kung saan marami kasi ang nagsasabi sa kanila na bias sila sa Indo team o hindi naman kaya maka-Indo team itong kanilang FB page. Ito ay dahil nag-post kasi rito ang JessML at nakalagay na laglag na nga ang audit PH sa ESL na kung saan may caption pa nga ito na MPL PH has 14 champions have fallen in ESL Open Finals, sabay sabing bawi o bawi na lang tayo sa paparating na M6, na kung saan nag-react din dito si Kelra at natawa na lang nga noong naipost ito sa page ni Dilar dahil marami ang nagulat sa post na ito ng JessML. Pero malinaw naman na sila ay nagkamali lang ng naipost. Ang ilan sa mga Onyx fans sinasabing ganyan di umano talaga ang JessML bias sa Indo o hindi naman kaya ine-expect di umano ng JessML na ang Onyx PH ang siyang malalaglag. Pero kabatang nais kong ipaliwanag yung ganitong senaryo na pangyayari kay JessML. Dahil habang naglalaban pa ang dalawang kupunan, abay gumagawa na ng pang-pose ang mga admin niyan at nag-aantay na lang na matapos ang laban. Alam na alam ko ito syempre, dahil ganito rin ako sa YouTube na yung title ko minsan nakabase sa kabilang team pero biglang nanalo pa yung isang kupunan kaya matik last second ka na magbabago ng ipopost mo. Sa aking pagkakaalam ha, ang ginagawa ng JessML ay mayroon na silang pang-post kung matatalo ang Oni at meron na rin silang pang-post kung mananalo ang Oni. Kung baga nakahanda na yan agad-agad, i-enter mo na lang ng mabilisan. Pero ang masama yung na-enter nila rito malamang ay yung nagawa nilang natalo ang Onyx PH. Kaya ito yung kanilang na-post pero hindi ibig sabihin ito gusto nilang matalo ang Onyx PH kabatang. Bagkos may dalawang uri ng post na nga yung mga yan, nagkamali lang talaga ng pagpili na i-post noong mga oras na yon. Sino ba naman kasing hindi malilito dyan? Sobrang daming naglalaban noong nakaraan sa ESL, nabantay sarado nila lahat at nag-aantay kung sino ang unang matatapos. Tapos nag-aayos pa yan ng mga posta sa kanilang pinopromote na sugal. Pero kahit ganon, uulitin ko, hindi pagiging bias yung ginawa nila kabatang ha, at hindi rin nila gustong matalo ang ating mga pambato, bagkus mali lang talaga sila nang naipost. Yun, lamang yun. Dito rin papasok na walang magiging bias dyan sa JessML kabatang kasi yung mga nagko-control naman yan ay puro mga admins lamang rin. Kumbaga hindi yan katulad ng ating channel na tila magmimisto lang may isip mo na bias ako ng Onyx, Aurora, Blacklist o TLPH dahil ako mismo yung nagsasalita at may-ari nitong channel. Pero isa lang masisiguro ko, kahit anumang isipin yung bias ko na team sa MPLPH, abay bahala kayo na mag-isip ka batang. Pero tandaan nyo na sa oras na international tournament ang pinag-uusapan, kahit anong pambato pa yan ng Pinas, 99.9% ng suporta ko nasa katila, makikipag-trashtukan pa tayo lalo na't may auto-translate na ngayon sa YouTube. Sige, palag-palag tayo dyan, report kong report.
Pero dumako na nga tayo sa mga katagang pinasikat ni Wise. Walang iba kundi itong Indo, hindi na kayo natuto kung saan sinabi niya noong laban ng Blacklist sa SEA Games na pagkatapos kasi noon ay nag-live itong si Wise. Pero syempre hindi siya basta-basta na lang nagsalita ng ganito kung walang malalim na dahilan at pinaguhugutan na dahilan. Dahil noong SEA Games na yun, sobrang lakas mang trash talk ng mga taga-Indo at kuhang-kuha naman yan sa video kabatang lalo na si Luminaire ng EVOS na talagang pinagtatrash talk tayo ng malala na akala nila mananalo na sila sa ating mga pambato. Ikaw ba naman bumuo na kayo ng all-star na lineup para lang makuha na ang gintong medalya tapos ang malala pa yung blacklist? Kumuha lamang ng dalawang rookie na sina Owl at Dominic, kaya naman sa usapang lineup pa lang, lugi-lugi na talaga ang ating pambato. Ito rin kabatang yung mga panahong sinabi ni Boss D na 90% chance ng Indo at 10% lamang yung sa Pinas na manalo, pero ginulay talaga nilang munggo noong laban na yon sa Indonesia team. Sinabi rin ni na Wise na sobrang lakas mang trash talk ni na Albert at Sense na talagang hinaharapan pa mismo sila, lalo na nung nakaisa ang kanilang team laban sa Pinas. Ito yung isa sa napakalaking sampal sa mga taga-Indo kabatang, kaya rin nabuo na yung hindi malilimutang sinabi ni Wise. Pero kaya rin sinabi ito dahil bago pa mangyari ang SEA Games, abay dumaan na ang ilang mga international tournament na parate silang tinatalo ng blacklist, lalo na nung M3, kaya naman nabuo na rin sa isipan nitong si Wise na kahit kailan hindi na talaga natuto ang Indo at ang malala, nagretiro na lang yung dalawa na hindi man lamang nabawian ng mga taga-Indo. Dahil isipin mo kabatang huling tournament nila, MSC 2023, tinalo sila ng Indo team. Pero alam naman nating nandito na sina Kyrie at Coach Yev. Kumbaga yung full Indo lineup nila maging yung all-star lineup na puro Indo abay butata ang inabot mula rito sa V-Wise. Kaya hindi na rin ako magtataka kung bakit hanggang ngayon gigil, nagigil ang mga Indo fans sa kanilang dalawa. Pero ang panghuli, Mirko, tila nangati ang ulo kahit hindi naman talaga makate noong tuluyang tinalo ng Onyx PH ang kanilang MPL ID champ ngayong season. Pero alam nyo ba na noong nakalaban ng Onyx ang RRQ at tinalo nila tayo sa score na 2-0, habay sinabi niyang, "You don't brawl against brawl server, baby." At proud na proud ang kuya mong lumalamang sa Onyx PH noong nakaraan. Pero doon, sa sinabi niyang wag daw makipag-brawl sa isang brawl region, ba ito yung naging sagot ng Aurora sa kanya na talaga namang hindi lang sinabayan yung pakikipag-brawl nila, bagkos nilampasan pa mismo ito ng ating mga pambato. Dito rin kasi ay inamin naman ni na Brusco na nahirapan talaga sila sa pag-a-adjust sa bagong patch dahil may mga nabago nga nitong nakaraan, kaya rin siya natalo sa kupunan na RRQ Hoshi. Pero isipin mo yun, sobrang bilis nilang nakapag-adjust ano agad-agad na halos isang araw lang ang naging pagitan dahil sunod-sunod na yung panalo nila at tuluyan pa silang nakakuha ng slot sa challenge season. Sa madaling salita, kagaya ng mga sinasabi ng ilan na nagsisave ng strat yung Onyx PH kaya sila natalo sa RRQ, abay walang ganon na nangyari, bagkos talagang tinalo sila dahil nahirapan pa sila sa patch, pero unti-unti lang nila itong na-a-adapt. Ito yung kagandahan sa ating mga pambato na sobrang bilis nating makapag-adjust sa inilalabas ng munton dahil ultimo yung TLID Demono ay nag-a-adjust hanggang ngayon. Mabilis lang talaga na nakuha ng Onyx PH kumpara sa kanila. Pero kung mabilis yung Onyx PH kabatang, abay ano pa yung bilis na nagawa ng Aurora. Abang-abang, diba, yung M6? Sino pa kaya yung tuloy makakapag-adjust sa bagong patch na meron ng munton? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mainit-init na mga kwento natin ngayong araw, at sana magtuloy-tuloy itong pagdodominate ng ating mga pambato, lalo na't nalalapit na ang unay na laban.
Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat, kwentuhan ulit tayo sa susunod ha. Hanggang sa muli. Paalam!